Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong alam na ni Ramon na ang kanyang tunay na anak ay nasentensyahan ng panghabang buhay at ginagamit lamang ni Dolores para makalabas at maging hitman nito. Gagawin na nga niya ang lahat upang tuluyang makalaya si Tanggol. Kinabukasan ay agad niyang tatawagan si Chief Dolores upang makipag-usap tungkol sa kalayaan ng kanyang anak na si Tanggol. At dahil alam ni Chief Dolores na malaking tao si Ramon, dahil sa dami ng negosyo nito at koneksyon, ay magagawa niya ngang sabihin na kung kaya ba umano ni Ramon ng 100 milyon para sa kalayaan ni Tanggol. Dito nga ay sinabi ni Ramon na hindi mahalaga kung magkanong halaga ang gusto ni Dolores, basta't ang mahalaga ay makalaya ang kanyang anak. Dito na nga sumang-ayon si Chief Dolores sa isang kondisyon na maging maingat si Tanggol na hindi makita ng kahit na sino, lalong-lalo na ng mga kapulisan, dahil panigurado umanong malilintikan siya sa itaas. Nangako naman si Ramon na poprotektahan niya ang kanyang anak kagaya ng ginawa niya nang siya ay nakatakas sa Bilibid. Kung kaya't dito ay palalabasin din nila na patay na si Tanggol at magkakaroon ito ng bagong pangalan, kasabay ng bagong buhay na kanyang tatahakin bilang isang Montenegro. Sa inyong palagay, tuluyan na kayang tatanggapin ni Tanggol ang lahat ng ibibigay sa kanya ng kanyang tunay na amang si Ramon? O gagamitin niya ang mga perang meron ang mga Montenegro upang gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!